The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah. Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At the judgment, the Queen of the South will rise with the men of this generation, and she will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and there is something greater than Solomon here. At the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah they repented, and there is something greater than Jonah here." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sinasabi na habang tumatanda, dapat may pinagkakatandaan. O pwede rin sabihin, habang tumatanda, dapat tayo ay naging mga palatandaan. Naging mga palatandaan. Halimbawa, ang mag-asawang nagdiwang ng kanilang golden wedding anniversary, naging palatandaan ng katapatan ng mag-asawa. Ang pare o madre na nagdiwang ng kanyang golden profession or ordination anniversary, palatandaan ng katapatan sa bukasyon. Ang isang empleyado na nag-retire pagkatapos ng 40 o 50 years in service, palatandaan ng katapatan at kasipagan sa trabaho. O halimbawa, sa isang bukid sa gitna ng palayan, dati may isang maliit na dampa, ngayon malaking bahay na, magandang bahay na, palatandaan ng katuparan ng pangarap, palatandaan ng bunga ng kasipagan. Ang palatandaan, nagbibigay siya ng tamang direksyon para yung makakita, sasabihin nila, ay susundan ko yan, tutularan ko yan, gagayahin ko yan. Kaya yung mga nakakita, sabihin nila, yan ang aking susundan, ang palatandaan na yan. Ang palatandaan, gabay, tinuturo ang tamang direksyon upang hindi tayo maligaw. Parang mga road signs, halimbawa pupunta ka ng Baguio, makita mo sa tabi ng kalsada ay mga road signs, to Baguio, go straight ahead, to Baguio, turn right. Road signs, palatandaan upang hindi tayo maligaw. Nalaala ko noon, nung wala pa yung mga apps na to, Waze o mga yung pathfinders na nagbibigay ng tamang direksyon, matagal na to eh. Sa isang crossing, papuntang Baguio, may road sign, nakalagay to Baguio, tapos may arrow nakaturo pataas. Ibig sabihin noon, go straight ahead. Hindi nakasulat ha, araw lang ha. Eh, may bagyong dumating, may malakas na hangin, natanggal yung pako ng marker, bumagsak pakaliwa yung road sign. Kaya yung mga motorista, imbis na dumiretso, kumaliwa, nagkaligaw-ligaw. Yan ang kahalagahan ng palatandaan. Kasi maaari kang dalhin sa tamang daan o maaari kang iligaw.
Ngayon, tingnan nyo sa ating mga kalsada. Nakakalat, nakabalandra, hindi ang mga road sign, with ang mga mukha ng mga kandidato. Tingnan nyo, paglabas nyo mamaya, pag nagbiyahe kayo, mga mukha nila nandun. At tingnan nyo maigi ha, mga mukha nila. Lahat nakangiti. Wala kang makitang kasimangot, galit, umaasim yung mukha. Lahat nakangiti, ang aamo, ang babait nila. Para mga press communicants. Pero, saan kanila dadalhin? Tinuturo ba nila ang tamang daan? O baka ikaw ay nililigaw? Ang tamang palatandaan kasi, tinuturo niya ang katotohanan, ang katarungan, ang kapayapaan, ang kabutihan. At ito lahat ay patungo sa Diyos. Kaya nga ba, napakahalaga ha, yung mga palatandaan. Kaya maging mapanuri kayo. Be very discerning sa pagsunod ng mga palatandaan na nagkakalat sa kalsada at sa mga lansangan. Sa ating ebanghelyo, mukhang nagtampo eh, nagalit si Jesus eh. Kasi mga tao, naghanap ng palatandaan. Sabi niya, this is an evil generation. It seeks a sign. Kasi, sa harap na ninyo ako. Ba't pa kayo maghanap ng palatandaan? Eto na ako sa harap ninyo. Maghanap pa kayo. Pero may sinasabi din si Jesus. Nasabi niya, don't look for signs because you yourselves are the signs. Huwag na kayong maghanap ng mga palatandaan sapagkat kayo mismo ang palatandaan. Alam nyo, isang pinakamagandang compliment o papuri na masabi sa atin ay eto. Pag sinabi to sa inyo, nako, kapuri-puri kayo. Pag sinabihan ka ng alam mo mare, alam mo pare, pag nakikita kita, parang nakikita ko si Jesus. Pag narinig kita, parang narinig ko si Jesus. Pag nakita kitang tumutulong sa mga mahirap, pag nakita kitang gumagawa ng mabuti, pag nakikita kitang tinatama mo yung mali, parang nakikita ko si Jesus. Pag narinig kita na nangangaral, nagbibigay ng payo, nagpapaliwanag, parang narinig ko si Jesus. Pag nakikita kita na pinagtatanggol ang mga naapi, pinaglalaban ang katotohanan at ang katarungan, kahit ikaw ay takutin, kahit ikaw ay ibas, nakikita ko ang tapang ni Jesus. Kaya tayo ay naging mga palatandaan. Diba yan ang sabi ni Jesus, you are the light of the world. Huwag na kayo maghanap ng palatandaan sapagkat kayo mismo ang mga palatandaan. Kaya paalaala ha, habang tumatanda, tayo ay may pinagkakatandaan. At habang tumatanda, tayo ay nagiging mga palatandaan. Tandaan natin yan.